Hello world! Ito na naman ako. Kamusta naman kayo dyan? Ako ito. Ilang gabi ng puyat. Pero push lang. Para sa kinabukasan. Wow naman! Wow! Wow! Sumangki na ba sa isipan nyo na magsimula ng isang negosyo? Anong naiisip nyo kung magsisimula kayo ng business? Naisip nyo ba paano nga ba yun? Kailangan ba ng malaki pera? Maraming proseso? Aalamin natin yan ngayon dito sa vlog ko. A few inches later. Speaking of negosyo, nung bata ako, nakahiligang ko yan. Summer, benta ng palamig. New Year, benta ng mga paputok. Pasukan, benta ng mga school supplies, etcetera, etcetera. Ilan lang yan sa mga bagay na nagawa ko noon. Siguro mga ilang taon ako noon. Kung hindi ako nagkakamali, 10, 11, 12. Bakit ko nga ba ginustong magnegosyo sa Pilipinas ng ganung edad? Bata ko pa nun eh. Alam niyo kung bakit? Dahil isa sa nakita ko yan sa mga magulang ko. Nagkaroon kami ng barbershop. Karoon kami ng karinderya. Computer shop. Yan. At marami pang iba. Ilan lang yan sa mga nagawa nila. So kayo, magpasalamat kayo sa mga magulang ko. Ang hirap kaya ng buhay sa atin, nakakukuha ng pang-tuition, sa kakukuha ng pangkain. Lahat na ng diskarte na may iisip mo, papasukin mo na yan eh. Service ka, hatid sa school, hatid sa work. Nakita ko rin yan sa daddy ko. Sa edad kong yun, syempre hindi ko pa may iisip yun eh. Pero nung habang tumatanda na ako, nare-realize ko yung sacrifice na yun. Kaya kayo, ang swerte nyo at blessed kayo sa mga magulang. Naging MMK. Enough with the drama. Start natin yung pagnenegosyo na sinasabi ko. Iba yung pagnenegosyo sa Pilipinas at iba ang pagnenegosyo dito sa Canada. Bakit ang dali-daling magnegosyo sa Pilipinas? Gaya ko. Sa murang edad ko, nagustuhan kong magtinda, sige go. Bili ng ganito, bili sa Quiapo, bili sa Baclaran, bili sa Divisoria para ibenta. Ganun lang kadali. Wala ng proseso. Pero ibahin nyo dito sa Canada. Ang dami nyong gagawin. Pero, it's not that bad naman. It's gonna be worth it. Paano nga ba magsimula ng negosyo dito sa Canada? Siyempre, pangkalahatan, mag-iisip ka muna ng business plan, di ba? Kailangan may idea ka. Ano bang gusto kong business? Food? Clothing? Makeup ba yan? O kahit ano pa? So, you have to come up with a business plan bago ka sumabak. Diba? And of course, habang iniisip mo lahat ng yan, syempre sasamahan mo ng prayers yan. Mas masarap magnegosyo ng may blessing galing sa kanya. Pangalawa, pag meron ka ng business plan, syempre iisip ka naman ng business name. Iisip ka ng babagay dun sa papasukin mong industry na negosyo. Dito sa Canada, kailangan mong i-register yung business name na napili mo. Tapos malalaman mo kung meron kang kagayang ganung business name. So, kailangan lahat dumaan sa proseso. You can do it in person. Pero dahil COVID ngayon, sarado yung mga office nila. It's better to do it online and hassle-free talaga. Pangatlo namang gagawin mo, pipili ka ng business ownership. Diyan papasok partnership, proprietorship, or corporation ba ang gagawin mo sa business mo. So, lahat ng yan, meron niyang explanation sa Google, meron niyan online. Hindi ko na may isa-isa dito kasi baka abutin tayo ng isang oras. Ang apat na gagawin mo, dito na papasok yung budget, financing, ano bang plano mo? Ano bang budget mo para makapag-start ka ng business, di ba? Kaya ba ng bunsa mo? Or nakapag-ipon ka ba to start your own business? Or kailangan mo bang mangutang sa banko? Or mag-loan? Or humingi ng government grants? You can do so. Ang daming pwedeng applyan, di ba? Alam nyo lang doon sa government websites, makikita nyo lahat ng options doon. So next,
panglima, pinaka-importante din, yung business license. Pwede kayong mag-search through Google kung ano ba yung business license. And specifically sa business industry na papasukin mo, iba-iba yung licenses and permits na yan eh. So makikita mo doon sa business websites, makikita nyo doon yung mga documents na kailangan. Yun ka, depende sa industry na papasukin nyo. So yung pang-anim naman, yung mag-register ka ng GST, HST. Next naman is yung pang-walo natin. Siyempre, you have to prepare dun sa mga magiging employees mo. How big will your business be ba? Kailangan ko ba ng employees? Or do you wanna start on your own? O na, I don't know, kung may kasosyo ka and stuff, you can start with them as well, di ba? Kayo-kayo lang muna. Tapos kapag kumita na kayo, paikutin nyo yung pera. Then you can hire some employees if you want, di ba? Depende pa rin yan. Sa liit or laki ng business mo, it's up to you to decide. Pang-nine naman natin, importante din to. Kailangan meron kayong business insurance. So, lahat yan, sasakupin niya yan para yan sa alarm, sa fire, etc., etc., etc. So, yung pang-tenth naman natin, set your records straight. What do you mean by records? Records is yung kailangan mo mag-open ng business account sa bank, kailangan mo ng mga accounting, di ba, para dun sa mga sales mo, para dun sa computation ng taxes mo and stuff. Pinakahuli natin, yung pang-11, syempre, mag-open na yung business mo, all set ka na, i-market mo na ngayon yung business mo, di ba? I-advertise mo na yan. So, dyan papasok yung social media, magpo-post ka na ng mga pictures, ng announcements, and if you want, pwede ka magpa-promo, magpa-deals, di ba? For grand opening. Nasa'yo yan. I just summarized like step by step how you start your business here in Canada. Like I said, ang pagbi-business sa Pilipinas, ibang-iba dito sa Canada. Lahat dito may papeles, may proseso. And I guess, para sa akin, kailangan mo maging risk taker. Yun nga sinasabi nila na kailangan mong sumugal. Diba? Dahil sa negosyo, hindi mo alam yan eh. 50-50 yan eh, diba? Sa una. Pero, you always have to think positive na gusto kong gawin to, pinag-pray ko to. Sabi kasi what ifs eh. What if ini-start ko, di sana malago na ako ngayon. We can't say. We can't tell that, diba? Hindi natin masasabi lahat ng yan. Dahil, hindi naman natin alam ang plan ng Lord eh. Bakit ang sarap mag-business sa Pilipinas? Luto ka dito, benta mo. Ihaw-ihaw ka, dyan ka sa kanto, benta mo, pwede. Uy, summer, benta kaya tayo ng palamig. Labas mo dyan sa terrace mo, labas mo dyan sa harap ng bahay mo, benta ka na. Diba? At daming paraan para makabenta sa Pilipinas kahit wala kang lisensya. All you do is cook, bake, bumili ka ng supplies na kailangan mo ibenta, kung anong maisipan mo, pwedeng-pwede. Here in Canada, it's really different. Kailangan dumaan ka sa lahat ng proseso nila dito sa government. Wala kang takas dito. Which is, good naman yun. Hindi naman bad yun. Siyempre lahat nasa records ng government, may license ka, alam yun, kung isa ka ng restaurant, you have to have a food handling certificate, di ba, na talagang pasado ka. Tapos yung building na rerentahan mo, kailangan yan malinis and stuff, may inspector. Ang dami-dami. Sa simula lang yan, syempre, iisipin mo, naku, wala akong budget. Paano ba gagawin yun? Mahirap yun. Baka matagal yung proseso. Naku, baka malugi ako. Yun yung laging thinking eh. Pero alam nyo, pag nasimulan nyo na yan, tuloy-tuloy na yan. Yung vlog ko, it's only regarding the step-by-step how to start a business. Pero sa pagsisimula at pag-decide na mag-business, it's all up to you. So I hope this helps and makita-kita tayo ulit sa next vlog ko. Bye!